Hello guys, good morning. Today is May 5 in the morning. May 5. It's Golden Week in Japan. So it's my day off today. Kaya ako nasa bahay and I got already my makeup. Nakapagpapaganda na tayo kasi meron tayong bisita mga 10 in the morning and it's still raining in Okayama, Japan. So you can't remove this because I done my laundry. Isasampay ko na lang siya dito sa loob ng bahay because it's raining today and we need to just eat my breakfast also and syempre iinumin na natin ang ating gamot. Meron akong for blood pressure, so iinumin natin to early up in the morning kasi nga mamaya mga 10 magtutupi ako ngayon guys ng mga ating sinampay. Dami ko na namang nakalagay sa sofa, kumbaga nagtambak na naman siya. Siguro dalawang labahan lang, wala na, puno na yung sofa ko. Madami na naman. So, samahan niyo ako magtupi tayo. Hello guys, continuously. Nandito na ako sa room. Katatapos lang namin mag-lunch. And gusto kong humiga, going to sleep. Siguro mga 2 or 3 hours. Gigising at pupunta ako sa grocery. Mag-grocery tayo later on. Kasi bukas, work na naman. So, hopefully, we'll let cook na naman on the evening. Guys, see you later. Ako ay matutulog muna. Iba-iba yung kulay ng mata ko. Sa feelings ko daw yan eh. Naks naman. Feelings ba? OOTD. Finding Morrow. In commented, enjoy my friend. Thanks for sharing. Finding Morrow. Thank you so much, guys. Whoever you are, thank you. Thank you for watching my video. And to all the people, mega shout out sa inyo. Marami akong mga bagong subscribers ngayon. Na nakakaano din, nakakaaliw din kasi siguro, diba, nakikita nila yung aking YouTube. So, I'm thankful na napapansin at napapanood din nila. Kahit na medyo boring, pero guys, thank you so much for doing at watching my channel also. And thank you for subscribing, likes, and comments. Thank you so much. Malaking bagay sa akin yun. So, yan. At the moment, still raining outside. And mayroon akong mga nilabhan. At the moment, guys, ganyan ang itsura ng aking window. Yung aking maleta, pinatayo ko doon. Tapos nilagay ko yung towel kit. Tsaka doon sa wala akong ano, guys, eh. Wala akong stand ng aking mga sinampay. Hindi pa ako bumili noon. At tsaka ayoko kasi parang ano siya, pag hindi mo ginagamit, ano siya ba yung some space. So, ang ginagawa ko, alam mo yung rail ng curtain, doon ko siya sinasabit. So, para hindi masira yung blinds ko, inangat ko muna siya at the moment. And, kung medyo nasisilip ng konti, pero, diba, ano naman, hindi naman siguro sisilip ng bonggang-bongga habang ako'y matutulog. Kung silipin man niya ako, well, na may damit naman ako, well, okay, fine. Basta meron akong sinampay dyan. At syempre itong mga aking mga clothes nandito lang din, nakahanger. Because I don't want to buy the iron stand na lagayan ng yung anuhan ng
damit guys, yung ganun, ikakalawit mo lang siya. Ayoko nun kasi nga pagka hindi mo ginagamit, syempre you need a lot of space, 'di ba? Kung saan mo ilalagay 'yon, pangit man 'yon, kung nakahalundasay lang diyan sa sahig pag hindi mo siya ginagamit. So I don't like it to buy, but I'm willing to sometimes, pero gusto ko sana kung merong ganun akong bibilihin, yung natutupi siya kasi para ilagay ko siya doon sa ilalim ng ano, bed or doon sa ano, sa paliguan. Ayaw ko minsan bumili noon kasi nga bakal din at saka baka masira yung flooring namin. Alam mo naman, we are renting a house and baka magbayad pa ako sa yung paano on, 'di ba? Bakal 'yun. So baka magasgas pa siya. Maraming ano eh, no? Maraming do's and don'ts dito sa apartment. So kailangan hindi mo siya magasgas, or paglalabas kayo dito, o hindi na kayo magre-rent dito, kailangan malinis na, kung hindi, magbabayad ka sa kanila. Ganun ang ano, rentahan sa Japan. So, we need be careful talaga na hindi ka magpukpok ng mga pako dyan, sa dingding. Kailangan paglabas mo dito sa apartment, malinis din siya. So, yun. Hello guys! Magandang tanghali sa inyong lahat! Tayo ay nasa kitchen at the moment. Magluluto tayo ng chicken adobo. Dalawahin para matapos na ang ating karne. So this is I'm going to do today. Mag-adobo tayo ng chicken. Gawin na natin to para matapos na, para masarap ang ating adobo. So ang ating ilalagay na ingredients ay bawang, suka at toyo. Malinam na, diba guys? Yan ang ating gagawin. Siguro naman sa mga taong marunong mag-adobo, kanya-kanyang style ng adobo, guys. Merong, ano ba nilalagay ng iba? Pamintang durog, no? Nilalagay yun, of course. Pamintang durog. Yung iba naman, pag may nag-aadobo, nakikita ko sa YouTube, naglalagay sila ng sugar. Pwede namang walang sugar, pwede rin mayroong sugar. Masarap yung adobo na kuan ba? Suka na pinakurat. Pinakurat talaga. Kurat, Jod. Kurak. Ibababad lang muna natin siya ng habang pinapakulo ko yung tubig. Gusto ko kasing gawin, guys, pakuluan ko siya ng isang beses para matanggal yung oil, yung mga unwanted fats or unwanted oil sa chicken, and that would be it takes time to do. Diyos ko daw, ayan, taba ko na, no? Nakita nyo naman, para na rin akong chicken. Sa sobrang laki ng aking braso. Sige lang, mataba na ko, guys, hindi na ko siya payat na katulad na ang mga 2 years ago. Ngayon, wala akong exercise. Kasi ang aking tummy lumalaki because I have myoma. So, what is myoma for the girls? Gagawa tayo ng vlog about what is the myoma. Myoma, alam lahat ng mga babae yan. Kung anong klaseng sakit ng babae. Kung babae ka, alam mo yun. Pero kung bakla ka, wala ka noon. Kasi wala kang matres. So, ang mga girls lang ang may myoma, okay? Ang boys walang myoma. Yun lang, sinasabi ko lang sa inyo. Bago tayo mag-start ng ating adobo. So, matagal yung process ng ating pagpakulo tayo ng tubig, guys. So, nandito lang ako sa kitchen. Kaso lang,
Ginagamit ko nga pala yung upuan ko. Ba yan? Ginamit ko siya, guys, kasi doon sa aking mga sampay ba. So, dito muna ako sa kama. Wala naman kasi akong merong sofa doon. Ayoko umupo doon. Hindi ako sanay umupo sa sofa namin. Kasi pag upo ako ng sofa, may namimiss ako. It's cuddle. Cuddle talaga. Guess what I'm eating right now? Amanato. It's a beans. Weird. Parang ano siya, sugar. Nakakataba, diba? Pero, maganda na rin to. Kaysa kakain ka ng mga potato chips. Pero matamis kasi. Yun lang ang hindi maganda. Her body. But siya red. Kinamot ko kasi. Red beans. Green beans. Black beans. White beans. Yummy. Guys, here we are. Our chicken. And our garlic globes. Lahat to, guys, gagamitin natin because sobrang dami ng chicken. Baka hindi siya makayanan. So, let's do let's do yung dahon na sa ng monstera. Wait lang. Is that okay? Naku, hindi siya okay. Si monstera na bulaklak natin, malaki na siya masyado. So, here we are. We're going to put the chicken inside. Kasi boiling water na siya, guys. So, it's boiling right now. So, let's put this one by one. Ingat lang na hindi matapon or matalsikan. Kasi mainit talaga siya. Dahil nasa 200 degrees Celsius ang ating yung heat natin. Pinaka mainit na siya, guys. So, hindi naman yan, pag nilagay mo na tong chicken, hindi naman yan kukulo na eh. Natanggal na yung boiling niya. So, kailangan mo nang pabayaan siya ng mga ilang minuto. Babalikan natin siya, guys, kapag kumulo na siya. Sana hindi umapaw. Hindi natin siya tatakpan dahil for sure magfo-flow siya because it's too much. It's a lot. As you can see. Ayan, how it looks like right now. I-update ko lang kayo sa monstera na monstera ko sa kitchen. Sobrang dami na niyang dahon. Ayan. Diba? Kaysa dati. Dati, ilang leaves lang ang ating monstera. Pero yung ating chibi potos na ibang different leaves man siya, still chibi pa rin. Still baby. Hindi siya nagbago. So, while we are waiting to boil our chicken, we are going to clean our garlic para ma-set aside na natin. And let's start magkuan na ba? Pakulo mamaya. Kasi after nang natin siya pakuluan, guys, tatanggalin natin siya sa dito sa ating salaan. And then, ilalagay lang natin yung garlic doon sa kaldero. Maglalagay tayo ng soy sauce. What do you call that? Betchin and black pepper. Betchin ba is ajinomoto for the other people, country. Other country pala. So, we have the black pepper that I use. One globes of garlics. One globes or one big one?
Yan, for the whole of this, gagamitin natin para masarap. Tsaka malasa at maamoy garlic siya. Because it is a lot, so mapupuno ang ating kaldero niyan. Masarap sana kung i-fry pressure cooker siya, pero hindi tayo gagamit ng pressure cooker kasi hindi ko guys alam ha. Hindi ko alam na ang difference ng ano kaldero sa pressure cooker is ang pressure cooker silently na ang karni ay lalambot siya pero nagmamantika sa loob ng kaldero. Alam mo 'yon? 'Yun ang hindi ko gusto sa kanya, pero ang sa kaldero nawawala ang tubig. 'Yun ang gusto ko. Nawawalan ng tubig, gusto ko yung ano na talaga, yung kunting-kunti ang tubig na lang. Pero sa pressure cooker, pag nagluto ka sa pressure cooker, hindi nawawala ang hindi nawawala ang tubig. Nandoon din siya, madami. Alam mo yun? So, pag sa kaldero mo siya ginawa, although napakalambot ng chicken or pork or whatever you do or whatever you cook there sa pressure cooker. So, that's the differences. So, ang iniinit. So, hindi ko type. So, guys, ito na yung ating garlic na ilalagay. Yan na yung pinakabuong-buo. Dami niyan. Mag-amoy Bombay na tayo niyan. Actually, meron nga pala akong red wine. Kaso wala lang akong lakas na uminom ng wine. I don't know why. Bumili ako niyan. Hindi ko alam kung paano siya inumin. Kasi baka malasing ako, di ba? Parang awa niyo na. Ayokong malasing. Kasi nga, itong asawa ko, alam mo naman, bantayanin yan. So, hindi mo pwedeng iwanan. Mamaya, nalasing ako, makatulog na ako. Hindi pwede. So, ngayon, kumukulo na siya ng konti. Amoy niya, ano talaga, grabe yung amoy ng garlic, guys. Grabe siya. Tapang, matapang yung amoy. Ganda yan sa mga high blood. Ayan na, nagbo-boiled na siya ulit. Yes, guys, we're back. And this is how it looks like. Kung yan ang gagamitin yung water, you know how dirty it is. Tapos, di ba, kung sa Philippines yan, tatanggalin lang yung, ano, yung parang bula. Much better if you have to boil and stop the heat. As you could see, talagang it's boiled, talagang truly boiled. Kailangan talaga na nag-ano talaga yung water, yung kumulo talaga siya ng husto. And then, siguro mga 10 minutes, di ba? And lagay na natin siya dito sa ating salaan. O, di ba? Hindi ko gusto yung amoy niya. Di ba? Meron siyang something. Yung sa chicken, yung amoy niya. So, yun ang itatapo natin. Ang unwanted smell. Pero guys, to remember you, lagyan natin, babandian natin siya ng malamig na tubig. Yan. Hugasan. Puhugasan. And then after that, ilagay sa salaan. Yan na. Ready to cook na siya. If you think that it is nakakatamad gawin, pero it's worth. Mamaya, ang lasa niyan is different. So, yan. Thank you.
And guys, sa YouTube pala, may nakita akong isang vlogger na yung kanyang adobo, nilagyan niya ng onion. So, we're gonna try to put onion in our adobo. So, let's wait. Maglagay ako ng olive oil. Isahin muna natin siya ng dahan-dahan. So, we are going to soot our garlic and our onions. Dahan-dahan lang yung 180 degrees lang yung ating apoy. Huwag na natin itodo muna. Dahan-dahan lang hanggang mag-gold na kulay na yung ating onions, guys. So, it takes time. It takes time to make it gold. So, be patient lang talaga na yung kintab naman ng face ko right now. Kailangan be patient lang talaga na maghalo-halo. Nang gusto ko yung buhok ko na nakalugay, nakita mo yung room ng asawa ko doon. Meron siyang welcher, as you can see, and we have the flowers also. Mahilig ako sa halaman, guys. Even though in my kitchen, I'm surrounded with green plants. Kaso lang, sa window namin, maraming greens. Kaso lang, nawala na ng dahon yung dendrobium ko. Meron akong gagawing vlogs about the dendrobium. Kung bakit nawala ang mga dahon niya. Sa ganda-ganda naman ng mga dahon na nangyayari nung the last few months. Pero may panahon talaga pala na nalalagas ang kanyang dahon. So, yun. We're going to have a video for that. Kung bakit. Naantok ako, guys. Yung mata ko, tinan mo, bagsak na. Hindi kasi ako nakatulog. Yes, guys. Andyan na sa pot ang ating chicken. I put all the chicken. Pagkatapos natin igisa yung ating bawang at sibuyas. So, this is my first time that may onions yung ating adobo. So, meron ng paminta at ajinomoto. So, yan. Pakukuluan pa siguro natin ito ng mga aabot tayo ng mga 1 hour, I think. And 250 cc of vinegar. 200 ml pala. 250 ml of our vinegar, 200 ml of our soy sauce, water is 5 milligram. Kasi gusto kong lumambot yung chicken, gusto kong pakuluan yung chicken natin. So I put a lot of water para it takes a lot of time to boil sa para lumambot yung chicken. So later on, babalikan natin after mga 30 minutes. Iwanan na muna natin siya. So, habang kumukulo siya dito, guys, punta muna ako ng grocery. Malapit lang naman ang grocery. Kung walang ulan. Sisilipin natin, kung walang ulan, lucky tayo. Pero pagka umuulan, hindi po tayo pwede pumunta or umalis. Guys, this is how it looks like now. May kunti pang tubig, pero maya-maya pa lang. Pukunti pa yan. Ina-update ko lang kayo kung ano lang nangyari. Very soft na siya, guys. Pero yung tubig, pawawalain na muna natin. So, we will keep it heat. Siguro mga 20 minutes more para mawala yung water niya. Let's keep it puta covered up.